Bye-bye. Ngayon na po ako mga anak, sana maging normal po ang delivery ko para maging madali ang paglabas namin at hindi ano yung mga bata, wala magbantay. Ingat ka. Maraming salamat din sa inyo. Pero sa tulong ninyo sa amin, maraming salamat sa mga sponsor, sa inyong tatlo ni Sir Guillaume, Sir Mark, at saka Sir Efren. Hindi nyo kami pinapabayaan. Sana maging malakas palagi ang katawan ninyo, Sir, para mas marami kayo matulungan tulad namin. Maraming salamat. Na at samahan sa pagbibigay saya sa araw ng Pasko, tuloy-tuloy lang ang saya, tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay KSP TV, magsisilbing karamay. Karamanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magniningin. Pasko ay salubungin ang pagdiwang natin, KSP TV kasama natin. Good morning, isang maulang umaga mga ka-KSP. Katuwang sa pagtulong. Ngayong umaga, pupunta tayo dito sa bahay ni na Jeneline and Albert. Update namin kayo. Kasi ang alam ko, ngayong linggong ito, bago mag-New Year, bago magsalubong ang bagong taon, manganganak na itong si Jeneline. Kaya, update namin kayo. Inagahan ko ng konti, may dala nga akong pandesal, baka hindi pa sila nag-aalmusal, and ma-update namin kayo sa kalagayan ni Jeneline. Tara. Oh, kumusta ikaw? Hello, nagpapaulan ka. Oh, bless. Bless, bless. Uy, umbait naman. Oh, pasok doon, pasok dali. Oh, pasok, pasok. Tumba, natumba. Kumusta ka, Albert? Ha? Oh, pandesal. Oh, pwede pa kayo nag-aalmusal. Oh, pasensya na kayo, ha. Magang maga ako nakapag-istorbo dito. Ha? Oh, pwede ba pumasok? Ulan, maulan, pasok kayo. Yung mga bata, maulan. Baka magkasakit pa. Uso ngayon ang sakit sa mga bata. Dahil sa panahon natin. Oh, Ate Jeneline, kumusta ka? Oh. Ha? Sakit-sakit na daw ang tiyan niya. Nagsakit-sakit na. Oh, baka yan na yun. Hinihintay natin. Ano? Oh. Masakit? Oh, nahulog yung pandesal. Nahulog. Ha? Kahapon pa ako nililibot. Kahapon pa. Oh, umiiyak ka na, masakit, masakit yan, ano? Yan ang nararamdaman ng nanay. Hindi muna kami nagpunta kasi wala pa naman ano. Ha? Hindi muna kami nagpunta, naglabas ang panagbigit. Kasi kawawa itong dalaw bata pag ano, yung hindi agad-agad mag ano, labas. Oo nga, paano nga ba gayon? Inihintay ko lang na labas ang panagbigit ko. Yung panagbigit sa nanay pag mga nganak. Bakay sa salang po, diritso na sa ano, panakan talaga. Paano nga pala ito? Dalhin ko na lang po yun. Pupunta kayo ng ospital. Pajak na lang. Kuya Albert, paano tong dalong maliit na to? Samot po niya. Ha? Sa pajak ko na lang po yun. Ano, sabi mo? Sa pajak ko pa na lang po, iiwan sa labas. Sa pajak mo, iiwan sa labas? Itong dalawang bata? Sa may waiting seat po. Mahirap yun. Baka mamaya maka... labas sa padyak yung dalawang bata, makapunta sa kalsada, malis grasya yan. Sa loob naman po yun ang waiting seat. Ha? Sa loob ng hospital po, sa harap niya. Ibig mong sabihin, Albert, dadalhin mo yung padyak. Opo, dalhin ko po. Tapos, ilalagay mo sa compound ng hospital yung padyak. Opo. Andun tong dalawang ito sa loob ng padyak. Opo, doon na mag-antay. Uy, paano kung makalabas sa padyak? Di na po naalis siya. Ha? Di naalis ng panganay. Di mo naalis yan? Hindi po. Hindi siya naalis. Kagabi pa nga po sana kami sa pupunta. Kawawa, may ito mo kamag-iyakan doon. Oo. Alas, sabi ko, gising ko na muna. Pag ano, bukas na tayo. Sabi ko, pakiramdaman na alas 10 kagabi. Sabi ko, ano, punta na tayo. Sunod na ang sakit. Kiramdaman daw naman niya.
Ibig sabihin, pag pumunta kayo ng ospital, sasakay lang sa Padyak. Opo, Padyak na. Oo, eh mula dito, mga 5 kilometers hanggang doon sa ospital. Opo. Malapit lang naman siya. Kakayanin mo kaya yun? Kaya po yan. Oo, eh matagtag, baka sa Padyak pa lang magkaanak na to si Jinaline. Padyak na yung dadaling ko. Ha? Ayun na nga, oo, yun yung dadaling niyo sa ospital. Ano, gamit ng bata. Ha? Ito yung mga gamit ng baby, ano? Oo, at least naka-ready na. Yun ang mga gamit ni Jeneline. Oo. Doon na lang tubig. Ha? Naka-ready na, ano? So, very good. So, maghihintay na lang tayong paglabas ni baby. Anong pangalan yan, Ate Jeneline, paglabas? Ano na lang, Anthony. Anthony, kung lalaki. Kung lalaki. Kung babae, Antonia. Magagalitan ka ng anak mo ngayon kasi pasosyalan ng pangalan ng bata eh, no? Inukuha sa mga pangalan ng artista. Siya nga po, sir. Mga foreigner. Oh. Nagkape na kayo? Tapos na po, sir. Oh, kung bakit baka mahulog yung ano? Pinaglalaruan yung pandesal. Anong nararamdaman mo? Maya-maya ang hilab, sir. Maya-maya ang hilab mula pa kahapon. Mula pa kahapon. Tapos may lumalabas na nung dugo. Oo. Sana maging normal delivery yan, ano? Pray kayo, ha? Maging normal ang panganganak mo kasi mahirap sa panahon ngayon. Napakalaki ng gastos yung mga... Cesarean. Pinakamababa, eh. 150. Siya nga po, siya. Sana normal. Sana normal, no? Pray kayo, ha? Kuya Albert. Mabigat. Mabigat kapag ka hindi normal yan. Pero nakapag-ultrasound ka naman, normal naman sa tiyan mo yung baby, ano? Normal na po. Ah, very good. Nandyan po yung ultrasound, dadali namin yan. Oo. Very good. Hanapin yan doon sa ospital. Hmm. Tapos si baby, kapag ka lumabas na siya, sasabay na lang natin ang binyag doon sa iba pang bata na pabibinyagan namin ni Ma'am Fe, ha? Salamat, sir. Oo. Sasabay na lang natin ang binyag doon sa iba pang bata na pabibinyagan namin ni Ma'am Fe. Oo. Ha? Oo. Kumusta naman, Albert, yung hanap buhay mo? Ha? Kumikita naman din. Ay, very good, very good. Dati nung wala ka pang puhunan, hindi ka pa namimili, yung namumulot ka pa lang ng kalakal, ng basura. Magkano? Kunti lang po, 150. 150. 100. O ngayon? 100 na po. Oh, very good, very good. Pinabilhan ko na yung gulong. Ha? Dalawang gulong yung pinabili ko. Ah, dalawang gulong nung padyak mo kasi manipis na. Manipis na. Oh, very good. Mark kahapon. Ha? Nagpaayos ng bike sa Bultanay. Oy, very good. Very good. Mm-hmm. So, yung hanap buhay mo, medyo nakakaangat-angat ka na ng konti, ano? Apo. Kahit paano ba, sir, mayroon po? Oo, yung pang-araw-araw niyo kasi importante. Lalo may dalawa kayong anak, plus madadagdagan pa ng isa, yung gatas lang niyan eh. Oo, di ba? Yung gatas niyan, katumbas ng pagkain niyo. Hindi man ako, sir, magpagatas. Ha? Hindi ko isisipin. Ah, hindi mo... Sa kanya ko. Ah, mas maganda yun, yung... ano, yung gatas ng nanay, ano? Hindi po ito yung sakitin. Oo, very good. Oo. Dapat kasi talaga, yung first 6 months yata yun, eh dapat dire-diretsong nagdididi sa nanay, yung bata. Iba mga anak mo, ganun din? Ganun din yan, sir. Oo. Nagdididi pa nga po yan, oh, 2 taon na. Nagdididi. Bihira na lang siya. Ha? Ano na siya, may kaagaw na siya ngayon. Kaagaw na siya. Kaya na kumakain ng kanin. Yan. Ito, may kaagaw na ito pala sa didi. Ha? Oo, may kaagaw ka na. Kaagaw ka na ito. Meron na. Pabibi ng didi. Dating ko kanina, yung agad na nakikita ko, nakatawa, tumatak mo na sasalubong sa akin. Nag-blaze, sir. Oo. Babay. Babay. Okay na muna. Babay muna. Ayaw ibigin tinapay. Yaan muna. Yaan muna. Maraming salamat talaga. Sabi ko, i-update ka natin yung mga nanonood sa atin, especially yung mga KSP natin abroad, yung mga katuwang natin sa paglingap sa mga tulad natin naghihirap, kasi naasahan nila na tayo lagang ngayong linggo bago natin salubungin yung bagong taon, eh mga nganak na. Kaya sabi ko,
agahan ko ang punta kasi baka hindi ko kakuabutan si Kuya Albert. Yan. Baka hindi ko kakuabutan si Kuya Albert kaya inagahan ko kahit nag-uulan-ulan eh. Oo, para abutan kita, no? Abot niya. Oo, inabutan nga kita. Plano na kanina, sabi ko ano, mahalis na tayo. Sabi ko maya-maya na lang. Pakiramdaman na yan, luto ako, magbaon kami. Oo. Magbaon na lang kanin. Oo. Dalawang araw na po. Oh. First time bang manganak sa doktor o maraming beses na? Lahat na po yan. Lahat yan. Ah, lahat sa doktor. So may experience ka na, may karanasan ka na pagdating sa panganak sa ospital, ano? At saka po, sir, pag may record na, hindi mahirap maglakad agad. Ayun. Sasalang ka agad sa loob. Ayun. Yung dalawang ito, saan yung pinanganak? Provincial po. Sa probinsya ninyo? Provincial po. Sa dito, dito na inabot ng pandemic eh, ano? Okay, okay. Doon ito inanak sa ano, sa Pasalilya. Oo, oh, dito na nga pala kayo inabot ng pandemic. So dito na yan inanak. Na, ano? Okay. Okay, okay. Lakarin ang birth certificate nito. Ha? Bilis lang. Pero yung pinapanganak sa provincial hospital, automatic dyan, ipinirehistro na, di ba? Rehistro na po. Rehistro na po agad. Oo. Kunin ko na agad ang birth certificate. 150 yata ang bayad kapag ka, ano? Kasal ba kayo? Hindi. Hindi kayo kasal? Parang mahal-mahal ang rehistro ng hindi kasal. Mahal po. Yung magkano yung bayad mo nga? Tubos ko nyo, 800. Ito yung dalawa. Birth certificate nila. Oo. Kaya nga mahal ang rehistro ng hindi pa kasal. Oo, oh, mahal po. Oo. Kaya tinatanong nila kung kasal o hindi. So hindi kayo kasal? Hindi. Oh, wala kayong plano mo pakasal. Saka na lang. Saka na. May plano sana kasi wala pa namang budget. Ha? Ano, Albert? Gusto mo sana pakasalan si Jenaline? Opo. Kaya lang wala pang budget. Wala pang budget. Oo. Sama nyo sa dasal yan. Ano? Opo. Yung pagkakataon na sana ibigay sa inyo. Opo. Sana gamitin akong instrumento na para matulungan ko kayong maipakasal. Opo. Kasama na yung pagpapabinyag natin diyan sa pangatlong baby ninyo. Opo. Ha? Salamat talaga. Sana mayroong mag-ano po sponsor pang pakasal sa amin. Bilang yun basta. Oh, ako naman ay natutuwa sapagkat ito na ang kalagayan niyo compare doon sa dati. Okay. Oo. Mm, tama 'yon. Ilang taon na nitong panganay mo nga? Tatlo po. Tatlo. So pag di ba pag 4 years old, ma-eskwela na yan? Pagsabayin ko na po siguro yung dalawa. Ha? Sabayin ko pag nag-apat ito, lima siya. Pagsabayin mo na. Sabayin ko na po. Maganda. Para sama-sama sila. Para sama-sama. Atin sundo mo ng padyak mo, ano? Sundo sa padyak. Oh, buti nga, hindi pa binabawi yung padyak mo. Oh, nabulunan. Nabulunan ng pandisal. Ang bihira itong bata. Eh, pinagkasya ba naman sa bibig niya yung pandisal? Pasaway itong, anong pangalan ng itong bunso? Albert. Junior. Ito naman, panganay? Gilbert. Puro may arte sa dulo. Yan naman, Anthony, pag lalaki. Kung babae, Antonina. Angelina. Naubos na sir ang pandisal mo. Oo, para sa inyo talaga yan. Almusalan nyo. Oh, nagalit. Kinuha mo kasi. Kapakasipag talaga nitong mag-asawang ito. Ang dami ng mga halaman dito sa bakuran. Oh, ito, laking tulong talaga nitong padyak na pinaharam sa'yo, Albert, no? Oh, ay putol. Putok na. Oh. Ay, madidisgrasya ka na dito, Albert. Sinalitan ko yung nakita kami ni Mark. Yung gulong mo. Ha? Binilang ko. Ayun. Dalawa, 700. Oo. Sabi ni Mark, baguhan ko daw. Oo. Oh, si binilhan ni Mark ng gulong. Binilhan ko. Oh, very dalawa. Good. Ito na naman. Mm, ito ganda, oh. Galing lang. Ito, mga ano itong tanim mo na ito? Petsay. Ah, petsay. Ito yung binigay nila Mark. Ito yung binigay nila Mark and JM. Pantanim. Oh, galing. Okay, yung mga ipot ng manok, pang abono yun dyan. Fertilizer yun. Abono ko dyan. Ha? Binigay sa akin, ipot ng rabbit. Ah, ipot ng rabbit. Very good, very good. Ano, ang iksi-iksi daw. Ha? Ang
Oo, eh. Grabe itong saging. Grabe itong saging mo to, oh. Parang kasintasan lang ni Dagul. may bunga na. Oh, eh ang bunga eh kasi laki lang ng daliri ng bata. Parang dekorasyon lang to. Eh, ang dami mo ng halaman dito, Albert, ha? Ha? Ang hinahanap po lagi dito, siling labuyo. May favorite sili. Ha? Sana ulamuma. Oh. Ayun, oo. Oh. Siling labuyo ba yan? Anong ang tawag doon, Albert? Yung sa may bunga-bunga na yun? Yun, doon. So, unahan mo. Ito, oh, parang lukban ba yan? Ha? Pungkan. Ha? Pungkan po. Ah, pungkan yan? Yan? Gusto mo nito? Ah, hindi lang, hindi na. Okay lang. Oo. Ayun, ang galing. Oo. Marami ka pating ano dyan, oh. Kalamansi. Ha? Dami sana yung bunga labuyo ko. Kinain ang ibon. Yan talaga ang kaagaw natin. Yung ibon pagdating sa labuyo. Ito maganda ilipat pag ano, para madami sa lalo. Ah, ito yung ano? Luya. O, oh, eh, maganda yan sa umaga, sa labat, Albert. Mas okay yung kisa sa kape. Ha? Sa labat. Nabunuan ko ngayon ipot ng rabbit. Ha? Very good. Dami mong halaman dito. Taba na yung sabi. Ha? Yung sa dulo, puro ano yun, no? Kalamansi. Tataas na agad, no? Kamuting kahoy pa ikot. Oo. Maganda rito sa inaarkilan yung bahay. Malawak itong bakuran mo. Pinayagan ka makapagtanim-tanim, ano? Tuwa nga sila, kay malinis daw po yung ano. Ha? Malinis na daw yung ano nila dito. Yung bakuran, ano? Tuwa sila. Wala mo nakatira daw. Kapag tanim-tanim ka pa. Dati nakatiwangwang to. Damo ito dati. Damuhan. Damo. Inayos ko yung mga bakod pa ikot. May kawayan naman. Mm-hmm. Very good. Ito. Gusto kong ganito, oh. Luya. Matataba pati, oh. Dami mong halaman. Yung kamuting kahoy mo, oh. Natataas na. Nakapag-ani ka na ba dyan? Ano, ng hangin. Natumba. Ah, natumba. Pero maganda siya. Oo, matataba ay, din eh. Ko, maganda kainin yung laman. Mm-hmm. Galing. Dito tayo. Ito, malawak-lawak. Mm-hmm. Damihin ko. Ito yung alugbati. Sarap yan. Mm-hmm. Isa sinigang na isda, alugbati. Napaka mayaman yan sa protina. Problema talaga ng gulong mo, baka sumabog yan pag ma... Palitanan na din sa sabi ni Mark. Kinalian ko nga. Mm-hmm. Pero abot... Baka sumabog yan, delikado yan kapag ka sakay mo dito yung pamilya mo. Sinali. Lalo yung mga anak mo, ha? Magkano'ng gulong? 350 po. Ah, muro lang naman. Oh. Bigyan natin, bayar, ano natin, bilan natin. Kawawa yung mga anak mo, lalo ngayon, nakaredo yan para dalhin mo yung sawa mo sa... Hospital, mga anak. Hospital, dyan mo isasakay. Baka mamaya eh. Wala nga po yan. Sabugan ka ng gulong prino. Yan. Ha? Walang preno. Walang? Preno tayo ni Mark. Palagyan mo daw. Walang preno. O pa? Paano yun? Ito yan, walang preno. Sinilas ko lang. Ganun mo lang dito. Ha? Ginaganon ko. Sinilas mo lang? Pambihira. Pambihira din ang talent mo, ha? Ginaganon ko lang, oh. Ha? Tigil. Ginaganyan mo lang? Natigil na? Okay, dapat mahina lang ang takbo mo. Dandahan lang ako. Oo. Delikado. Sabi nga ni Mark, palitan ko daw ito. Oo nga, delikado nga. Lalo ngayon, sabi ko nga, nakaredy yan para sa... Manganak. Panganak ng asawa mo, yan ang sasakyan. Hmm. Baka naman mamaya... Dandahan ko lang pa. Baka dyan ang manganak si Jenalyn. Ha? Swerte ngayon pag dyan ang anak. Oo. May upuan kayo nilalagay dyan, Albert? Ah, very good. May kahoy yung mga puwan. Sabi ko, okay, bilihan na okay. Lang ng gulong. Mm-hmm. Agandahan dito, dito kung gumawa ng ano, oh. Gumawa ka pala ng lutuan mo dito. Uy, very good. At least wala sa loob. Kasi yung dati, nasa loob ang lutuan mo, delikado yun sa mga bata. Usok. Lalo may asma yung anak mo, no? Oo, delikado yung usok. Kaya tama yung ginawa mo, nilagay mo dito sa labas. Yung inyong lutuan.
No? Tama yun. Very good. So, meron ka ng lutuan dito sa labas. Wala na dun sa loob ng bahay ninyo. Ano? Pinapakadelikado nun sa mga anak mo, lalo may asma. Yung bang dalawang anak mo, parehong asthmatic yun? Yung anak po, naubo-ubo lang po sila. Hindi naman asthmatic? Ah, hindi naman. Oh, very good. Anuhan ko na lang po siguro ng gulong yun. Ano? Oo. Ito yung mga ano mo, oh, manok mo. Hindi ata. Ah, dami mo ng manok. Bye-bye. Ngayon na po akong mga nganak, sana maging normal po ang delivery ko para maging madali ang paglabas namin at hindi ano yung mga bata, wala magbantay. Ingat ka. Maraming salamat din sa inyo. Pero sa tulong ninyo sa amin, maraming salamat sa mga sponsor, sa inyong tatlo ni Sir Guillaume, Sir Mark, at saka Sir Efren. Hindi niyo kami pinapabayaan. Sana maging malakas palagi ang katawan ninyo, sir, para mas marami kayo matulungan to. Maraming maraming salamat. Ingat kayo, Kuya Albert. Ingat sa'yo, sir. Ingat ka, sir. Bye-bye, sir. Bye-bye. Update namin kayo uli kung kailan kayo manganganak, pero duda ko baka ngayon maghapon, no? Dalawang araw na po. Dalawang araw. Okay. Dalhin ko siguro yung ano dun sa vulcanizing bike. Dalhin ko na lang para palitan ko ng yun.